Welcome po sa Test Tube. Nagtataka kayo bakit ako naka-mask? Eh kasi po, nag-first day of lockdown din dito sa amin. Di gaano kagandahan, di ba? Ito po yung bahay namin. Ayan. Kaya tiis-tiis lang tayo. Sa pagmamahal ko, medyo umuulan-ulan pero maglalakad-lakad din tayo para makommemorate natin ang first day of lockdown. 21 days din po ito. Ayan, lakad-lakad pa rin po ako dito. Tiyaga ako rin, ano? Yes. Lakad tayo. Nung tao. Mga tao, walang tao. Saan ba ako papunta? Malalaman din po nyo kung saan po ako nagpupunta pag ganitong di gaano kagandahan ang nangyayari at bumibigat ang ating pakiramdam. Halos wala kayong makikita ng tao talaga. Buti medyo manipis lang itong aking mask. Nasa ganun, didinig nyo pa ako, di ba? Medyo malamig po ah. Siguro itong degrees namin between 5 to 7 degrees. Pag ito humaangin, patay na ako. Lalong malamig. Yan po. Nagsuot na lang po ako ng maganda-gandang hat. Nang sa ganun, ay sumaya-saya po ako ng konti. At eto, nakapayong pa ako. Lumalakas pa yung ulan. Nagpause po ako ng konti dito dahil medyo nakakapagod din maglakad. Ang ganda ng view, di ba? Kahit na nga, naka-lockdown. At eto, yung mural na favorite ko to dito eh. Sandali lang po. Ayan. Di ba? Yan po ang aming magandang town hall. Sinikap ko po talagang mag-vlog ngayong araw na to kasi tulad ng sinabi ko, ito po yung unang araw ng aming lockdown dito. Kaya po, very historical to. Medyo malakas ang ulan. Kaya magpayong tayo. Diyan. Do or die na po ito. Ang observation ko po sa sarili ko dito, tumibay po ako hindi lang po sa, ano no, sa aking emosyon, kung hindi pati sa weather, kasi malamig po talaga ang winter dito. Ngayon po siguro between 5 to 7 degrees kami. Kaya hindi po madali. At saka, ang daming nangyayari, di ba? Kamukha nito, nag-lockdown kami kahapon po. Namili ako, tayo ako ng konti. Pakita ko sa inyo yung mga view dito para nakikita nyo din. Yan, para hindi naman puro payong ang nakikita natin ngayon. Ayan, meron bang view? Oo, kagabi kahapon ho, namili ako dyan sa co-op kasi nagmamadali kami. Alam nyo po, wipe out ang mga fruits, veggies, ang natira po ay lahat naman meron mga canned goods, juices, meron pang milk, may bread. Importante yung bread. So bumalik pa ako ng 11 a.m. para lamang dahil sinabi nga sa akin na meron pang additional na darating na supply. At dumating naman po. Tapos namili din si Roger kaya marami na po kaming supply ngayon. At saka, in-encourage din ng government na huwag kaming mag-panic buying. Hindi daw po magandang ugali yon. Kasi naman, ang mga co-ops at lahat ng supermarkets ay bukas every day. Ayan po. Parang hindi na rin po ako nanibago kasi matagal na naman tayong nag-lockdown, di po ba? At saka kamukha nito, nakakagala naman kami din kahit papano. Kasi naman, basta naka-mask ka lang. Pero these are stressful times kasi yun nga po, maski naman sa UK, lalo na sa England, napakataas. Kahapon, 57,000 cases in a day. Ang dami pong namamatay. Nagpalabas din po sila sa intensive care unit ng isang ospital doon sa London. Kahapon sa BBC, ang galing-galing talaga po ng BBC, makita mo na talaga pong nahihirapan ang mga nurses. At saka ang nakaka-alarm po ay ang nagiging patawi rin o critical ay hindi na po ang mga 60s, 70s and above. Meron pong late 20s and 30s na tinatamaan na rin po ng COVID. So hindi na po biro. We cannot let our guard down dahil talaga pong delikado pa rin tayo. Delikadong delikado pa rin. Mag-iingat pa rin tayo. Stay safe tayong lahat. Okay? Naku, tuwan-tuwa po ako at bukas itong pupuntahan ko. Tingnan niyo. Ayan. Di po ba? Ang ganda ng church namin. Dito po ako lagi nagpupunta. Pag ganitong mabigat ang dinadala ko kasi parang gumagaan ang loob ko. Sana po nagagawa na rin natin yan sa Pinas, ano? Yung medyo bukas ang church, basta nagsa-social distancing. Kasi iba din yung nakakapagdasal ka eh. Pagkain talagang ika nga eh. Down na down ka. O feeling lost. Or kamukha nito, syempre, fearful tayo. Natatakot tayo kasi may bagong strain ng virus. Kaya rin po ako nalulungkot ngayon, mga kaibigan, kasi dapat po kahapon, January 5, o nung isang araw pa pala, ay nakaalis ako papuntang Pinas para po madalaw ko ang
Nanay ko na may konting karamdaman. Alam niyo naman po yung binabanggit ko na. Pero ano po ang nangyari? Hindi po ako natuloy. Nag-rebook ako for February 16 dahil po dito sa bagong strain ng virus na nakakalungkot na lahat ng flights coming from UK ay hindi pinapapasok sa maraming bansa kasama ng Pilipinas, di po ba? Nakakalungkot talaga. Kaya po, medyo depressed ako. Kaya lang maganda lang po ako magdala. Kaya papasok po ako sa loob ng simbahan, may konting kadiliman. Tingnan natin kung makikita niyo pa sa vlog ko. Sa kasamaang palad po ay nakasara na ang church. Dahil normally nakabukas po yan. Siguro, para sa kanila, delikado. So, pag-lockdown, na-lockdown din pati yung simbahan. Pero nakabukas nun. Siguro po, meron kasi sa likod. Ayan po, dito. May ilaw dyan. Ayan po. May mga tao po dyan, yung mga volunteers. Ayan po. Siguro tatapusin ko na lang po itong vlog na to talk about resilience natin, ano, sa dami ng nangyayari. Tulad ng sinabi ko, lockdown dito. Pagkatapos na naman, ganun din sa England, nag-aalala kami kay Alice at kay Lucy na parehong may mga anak. Si Alice, tatlo anak, single mother. Si Lucy, single mother, isang anak. Pareho po sila may trabaho sa work from home. Pero ibig sabihin, they're also taking care of their children, di ba? So, mabigat talaga yung obligasyon na gano'n. Tapos, may anong kapang fear of the virus. Kaya, hindi po madaling pinagdadaanan nila. Lagi po namin silang tinatawagan, tsaka tinetext to give them encouragement. At tulad na sinabi ko, ako din po, hindi naka-alis para makipagkita sa nanay ko. So, video call na lang. Ganun. Yun na lamang po. Hanggang dito. Hanggang sa susunod nating test tube. Okay, bye!